Sa po yung debate, COMELEC debates. Yeah, Saturday, ano? Saturday. Opo, may special ba kayong paghahanda para sa inyo? Ano naman, siguro konting review lang ng mga bagay-bagay. Other than that, I'll be myself. The way you're seeing me right now and the people seeing me, wala naman na kayo halos makikita nga kakaiba. So I'll present myself as an applicant. At ang kaharap ko ay HR department, which is yung Filipino people. O sila ngayon ang HR department. Sila yung mag-hire. O ako aplikante. So as like an ordinary employees, no? Look, an ordinary person naghahanap ng trabaho, gusto magtrabaho, o kailangan humarap doon sa kanyang empleyado o employer. O in this case, the Filipino people. Kayo po yung nagsalita bilang kandidato, pero si Francisco Dumagoso na botante, kung merong hindi makitang kandidato sa debate, anong mararamdaman ng botante? Hindi ko boboto. Hindi mo boboto? Hindi ko boboto. Bakit po? Bakit ko i-hire ang isang bagay na hindi naman nag-a-apply? Tama. O, do you mean ba yan? Hindi naman siya nag-a-apply eh. Ayaw niya. Oo. Pwede mo bang masahin na lang yung papel? Hindi mo ba siya tatanungin? Totoo ba ito sinabi mo? Na ito ang skills mo? O, paano mo napatunayan? O, sabi mo, ito ang karanasan mo? O, paano kita i-hire sa trabaho? So, kung ako botante, hindi kita iboboto. O, tapos, pag may mga kaso ka pa, no? Tapos napatunayan may sala ka, o, kailangan patunayan mo, nagbagong buhay ka na ba? Eh kaso, baka yun pa rin ang ginawa mo na sumunod. So, you are a recidivist. Yun sa mahalaga yun. Kaya ako, katulad ng tanong mo, George, pag hindi humarap yung aplikante, hindi ko iboboto bilang botante. Mahalaga po talaga yung debate, kahit sinasabi na medyo paulit-ulit. Well, yung debate is just a form or an outlet wherein para makilala ka ng tao ng lubos na medyo wala ka sa comfort zone mo. Because in a debate or an interview like this, I don't know what you're going to ask me. But I'm just trying to be myself. Gusto ko yung ako, kung sino ako, kung paano ako bilang tao. So sa akin, I think mahalaga yun. No? It may not be, you are not legally bound. Ibig sabihin, hindi ka required na sumunod. Pero, again, uulitin ko, ang isang ordinaryong empleyado, no? Ito na lang, dito tayo, sakada. Sakada. Sa tubuhan, sugar farm. Pwede ko bang i-hire yung isang tao na hindi marunong magtabas? Hindi. Pwede ko ba i-hire ang isang tao hindi marunong magdilig? Hindi. Pwede ko ba i-hire yung isang taong hindi marunong magbuhat ng tubo? Hindi. So, paano ko malalaman kung yung claim ng aplikante ay totoo o hindi? And the best way to do it is to ask questions. So from there, i-assess ng future employer niya, which is in this case, mga kababayan natin. So ako, ganun. Kaya as voter, hindi ko iboboto kung sino man. Kung sabihin ng aplikante, huwag mo na ako interviewin, magkaisa na lang tayo.